Annyeonghaseyo mga chinggu, mga guys, welcome back sa isa na naman nating vlog. So ngayon bali hindi po ako magluluto o wala po akong ituturo sa inyo. At ang ikukwento ko po sa inyo is yung kung paano po ako na-hack at kung paano po na-retrieve yung aking channel. Kung ano yung mga tips na dapat ninyong gawin para wag po kayo ma-hack kasi sayang naman po yung mga pinagpagura natin, di ba? So tama po yung thumbnail na nabasa ninyo at hindi po clickbait yan at totoo pong na-hack yung channel ko, kaya gusto ko lang i-share to sa inyo para makapag-ingat kayo at maalagaan ninyo yung maiging YouTube channel ninyo at maging maingat kasi these days, napakarami talagang mga hijack ng mga YouTube channel. Yung mga taong tipong ayaw na lang magtrabaho at kukunin na lang yung pinaghirapan ng iba, di ba? So, today, kikwento ko po sa inyo lahat yan. So, manood po kayo hanggang dulo. At I'm sure kung nanonood ka nito, malamang isa ka sa mga na-hack din ng channel o isa ka sa mga curious kung paano mo ma-secure yung YouTube channel mo at saka yung mga information mo. So, bali, ganito po yan mga guys. Ayun, so bali, nangyari yung pang-hack ng channel ko April 24. So, bali, Friday yon. At, pero before pa nyan, bago mag 24, yung that week, kausap ko na tong, ano to, babae siya yung email niya. So, bali, yung nakadali sa akin kasi, phishing email, no? So, mabilis sila mag-reply para ka lang may ka-chat ganun, although nasa email kayo nag-uusap pero mabilis. So isa na yun sa mga palatandaan mga guys, mabilis silang mag-chat at saka usually sa gabi. So nung Friday na yon, nung before that nakareceive ako ng email na ganito yan, na nag-offer sila ng na bago daw yung product nila. So yung product na in-offer nila is yung Zap video editing app, so bago daw yan. At inalok nila ako ng $450 per pre-roll, ganyan. So, mga 20 to 30 seconds na roll sa video yung gagawin ko, isimit ko lang sila doon, $450 na daw yun. At kung gusto pa doon na mas mataas, pwede ko daw i-suggest. Pwede daw ako mag-offer. So, bali, ayun nga, dyan nga ako na victim yung sa phishing email na yan. Pero bago pa rin yan, may mga na-deal na rin naman ako na sponsor tsaka yung mga brand deals ganon, yung mga affiliate links. Meron na akong mga successful na nagawa, kagaya nung unang-una kong nagawa is yung na-deal is yung ito, Mad Crocs. Ito, yan yung Mad Crocs, ano yan, yung sila yung gumagawa ng mga merchandise ko. So meron pa akong merchandise, ililink ko po down below kung gusto niyo, interesado kayong bumili ng merchandise, t-shirt, caps, apron, mga ganon. May mga kawali pa nga, tsaka mga kuchilyo eh. So, link ko po sa description below. Yan na po isa kong nagawa. At meron pa po akong isang affiliate links na nagawa rin. Ito naman yung cookly.com. So, sa cookly naman, parang tour package siya. Kapag pupunta kayo sa isang bansa o sa isang lugar, may mga cooking class sila doon. Pari, halimbawa, for how to punta kayo sa Korea, halimbawa, meron silang class dito na how to make kimchi. So magdu-tour kayo doon, halimbawa sa isang place of province, tuturuan kayo doon na magturo, maggumawa ng kimchi, ganon. Mura lang, merong $50, may $100, ganyan. So kasama na lahat dyan. So ayan yun, bali may 20% ata akong commission dyan sa bawat mag-avail ng package tour na yan. So ganyan. Pero medyo wala talaga akong kahit na hinala pa, no? Pero nag-iingat na rin ako sa mga bogus na deal. So actually, yung mga ibang ka-vlogger ko, ako pa ngayon tinatanungan kung okay ba to, kung legit ba to. So nag-advise din ako ng yes, okay yan, o wag to, ganyan. Pero ang ending, ako pa yung na-hack talaga. So anyways, at least meron akong i-share sa kanila na story, diba? At least makapagpayo pa ng true experience next time. So ayun, so na-hack po ang channel ko ng April 24. So, bali, meron silang, wala naman silang, magaling talaga yung hacker na yun eh, kasi hindi nila pinapa-download ng something or wala silang link na pinapaklik
meron lang sila dong picture ganito, kung ano yung editing app na yon, at saka syempre parang common sense mo na rin paano marireview yung product na hindi mo muna gagamitin, di ba? Hindi mo muna itatry. So bali nag-research ako sa Google yung may Zap editor ganyan, bali confusing siya eh, kasi marami siyang katulad eh, bali katulad na product eh. So bali hindi ka kung talagang mag-research ka, maano mo na scam yun. Pero since marami siyang product na kapareho, hindi mo masyado ma-research yun. At nagtanong din ako kung may mga example na ba sila na creator na gumawa na nito. Ang sabi naman nila, wala pa daw kasi nga bago pa lang at ilan pa lang ako sa mga napili nila. So ayan na naman, hindi na naman ako nagduda doon. Ayun na nga, through common sense, sinearch ko yung ano, meron silang .com doon na website. So pinuntahan ko yun, at yung website nila mukhang legit naman. May mga ano doon eh, kung paano ginagawa, kung ano yung mga features ng editor na yun. So parang legit siya. So ngayon, so that day, bali, para kasi pag nando doon ka na guys, para kang binubudol-budol eh. Para kang binubudol, so parang okay, oo ka lang, oo, ganyan. So mag-ingat talaga kayo mga guys. So sabi ko, nandito ako sa website ninyo, sabi niya ganyan-ganyan. Tapos, sabi naman, parang doon ko na na-trigger, doon ko na na-ano na i-download ko talaga siya. Kasi sabi, oh sige, sabihin mo lang sa amin kung na-check mo na, kasi bibigyan ka namin ng ano, ng key para ma-activate yung premium, gano'n. Ayun, sinabi niya yon, nagtatry ako mag-download, tapos sabi niya naman, tapos hindi ko siya may ano, hindi ko siya may pass sa computer ko, binablock siya ng computer. So mga guys, kapag yung isang ano file binablock ng computer ninyo, huwag niyong ignore yon, hayaan niyo na. Pag sinabing may virus o kaya ayaw niya ma-install, ibig sabihin na may virus yung ano na yon, yung file na yon. So wag na wag niyong i-lower down yung security ng laptop ninyo or ng PC ninyo. So yun nga, dahil kaingutan ko, ano, dahil inisip ko siguro binablock ito ng firewall o ng virus ganun-ganun, keme-keme. So ayan, enough ko yung ano na computer, tapos inano ko na, dinownload ko na. So nung nailipat na sa computer ko, tinatry ko ngayon i-install, tapos ayaw niya ma-install, bali nag-error siya. So nag-complain ako dun sa ano, dun sa ka-email ko. So i-check daw nila, baka corrupted daw yung na-send nilang file. So ganun nga. Tapos sinendan ko pa ng picture, kaingutan ko talaga, no? So nung sinend ko ng picture, sabi ko ganito yung lumalabas, ganyan-ganyan. Nung afternoon, wala na, hindi na sila nag-reply. So pero hindi ko pa rin alam noon na hacker yun, ano. So kasi gabi na rin na, madaling araw na, siguro mga alauna at 12 o 1 o'clock na. So medyo pagod na rin ako. At hindi ko na siya, sabi ko, hayaan ko na, bukas na nga lang. So wala akong kalam-alam na na-hack na pala ako, ano. So isa pa yun sa mga dapat nyo tignan mga guys, yung mga hacker, pag in-hack mo yun, pag kinukuha na yung channel mo, gagawin nila yun ng madaling araw, yung tulog ka para hindi ka makareply sa mga notification or hindi mo ma-block yung nagtatry na mag-login sa ibang lugar. Kasi ganun, di ba, may receive kang notification. So madaling araw kanila dinadali. So ingat kayo. So ayun na nga. So kinaumagahan, Saturday na yun, may pasok ako. So usual na ginagawa ko, pagmulat ng mata, yan, titignan mo yung bawa, FB, siguro guilty kayo lahat yan. So FB, okay, una ko titignan yung YouTube ko kasi lagi mong minomonitor yung mga nagko-comment, kung ilan na ba yun. Siyempre, excited ka palagi kung tumataas yung views mo at saka tumataas yung subscribers mo, di ba? So that time, bago ako na-hack, yung YouTube channel ko is nasa 84,000 na. 84,000 subscribers na. So balik, excited na talaga akong mag-silver plate, ano. So mga isang buwan na lang or dalawang buwan, makukuha ko na yung 100,000. So ganun, bali, yung pag-check ko, ayun. Sabi ko, napabalik was talaga ako. Sabi ko, bakit? Ano, kailangan ko mag-login again kasi usually la automatic login naman yun eh. So ayun na nga, wala ito mga guys, ah, wala akong na-receive na notification na somebody is trying to log in you o ganyan, somebody is trying to ganto ganyan. Wala akong na-receive na notification talaga. Ang na-receive ko na lang na email is you, dun sa email ko from Google, is you logged out at this time, ganyan ganyan. Tapos yung ano, yung pangalawang email is you unlink your recovery email, ganyan. Sabi ko, hala, sabi ko, tayo na, so wala. Papasok ako, pero na-late na nga ako eh. Dahil inaano ko talaga, tinatry ko i-recover. Sabi ko,
sabi ko wala na to, na-hack na to, kasi nung gabi na yun, di ba, nakikipag-deal ako. So, isip ko talaga, ayun na yun. So, yan, tinitignan ko na ng ganyan. So, ayun na nga, wala, tinatry ko ma-recover. Talaga magaling yung hacker kasi nilak niya yung, nung nakuha niya na yung information ko, tinakeover niya na yung YouTube ko, tsaka yung Google account ko. Nilak niya yung ano ng security key ng using USB, yung physical na parang susi siya. Parang susi siya na USB, na kapag dinikit mo yan sa phone mo, kaya sa Bluetooth, ayun lang yung makaka-unlock ng ano mo, kahit ano pang gamitin mong password yan o ano, ayun lang yung makaka-unlock. So, nilock out niya ako na ganun. So, ayun, nung araw na yun, talagang hindi ako pumasok ako, may party pa ako nun, talagang wala ako sa sarili ko, ano, hindi ako nakakain talaga, buong maghapon, talagang isip ko ng isip. Siyempre ba naman, di ba guys, mga yung YouTube channel mo na binild mo, tapos yung hanggang madaling araw ka nag-i-edit kasi wala kang time. Siyempre, meron din tayong pamilya, di ba? So nag-i-edit ako lagi ng mga content ko hanggang madaling araw. So, para lang matapos ko yung ano na yun, yung pag-i-edit. So, ganyan yung kahirap para mag-build ng community at saka mapataas may subscribers mo, no? So, talagang sino ba naman hindi manglulungo nun, di ba? So, yan nga, yung unang-una ko nang tinawagan niyan is nung that day, yung kapatid ko at saka yung brother-in-law ko. So, shoutout sa iyo, Jack. You're a big help also. So, kasi ano yun, magaling sa computer at saka sa YouTuber din yung dati. So, tinatry niya rin na i-recover, nag-email siya sa Google support, ganyan-ganyan. Pero, kasi may membership siya doon, so hindi rin daw ko pwede kasi hindi naman daw ako member. Ang importante kasi mga guys, pag na-hack kayo, dapat makontakt nyo kaagad yung Google support or yung YouTube support. Kasi dumadaan yung araw, baka i-delete na nung hacker yung YouTube channel ninyo at kung ano na gawin doon, palitan na lahat. So mahihirapan na kayo ma-recover yung channel ninyo. Mahirap sa Google mga guys or sa YouTube, yung mahirap silang kontakin kapag once na na-hack yung channel mo. Mahirap silang kontakin, hindi sila makapag-reply sa'yo. Ayun ang pinaka-importante, dapat makontak mo sila kaagad. So, ayan na nga, lumipas yung isa, dalawang araw, tatlong araw, talagang wala. So, marami rin kasing ways na para mo makontak sila kasi nanonood ako ng mga video sa YouTube, yung mga na-hack din na channel, kung paano nila na-recover yung channel nila. So, meron. Yung araw nga na yun, bali, sinecure ko na yung FB ko, ano. So, bali, pinalitan ko na siya ng password. Araw din yung Saturday, sinuspend ko na yung mga bank account ko tsaka na hindi pwedeng makapag-withdraw, hindi pwedeng magamit o yung mga credit cards ko. Kasi pag yung mga hacker, pwede nalang gamitin yun, yung mga information mo, yung bank, yung credit card mo, yung information doon, pwede nalang magamit yun para bumili sila ng mga ano, kung ano-ano sa Amazon o kahit saan. So sinecure ko na lahat yun. So, dumaan ng Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules hanggang April 26. Bali, yung channel ko, yun pa rin yung pangalan, Pinoy Chef Korea pa rin. Bali, nawala lang yung picture ko doon, yung profile picture ko nawala yun. Pero andyan dyan pa rin yung mga YouTube videos ko. Yun lang. So, bali, hindi pa siya ginagalaw nung hacker, no? So, that day na rin nung mga Lunes, so naisip ko, chinek ko na yung mga ano ko, yung mga backup files ko, yung mga ginawa kong video dati. Para just in case na ma-delete yung mga videos ko, meron pa ako. So, may mga ilan ako na hindi ko na-save doon sa USB ko, na hard drive ko. So, dinownload ko muna yung mga hindi ko pa na-save doon sa YouTube ko habang nandiyan pa, no? Sa YouTube channel ko. So, April 30, ayun, PM yung mga kakilala ko, bali, oh, tignan mo yung YouTube channel mo, ano na, may nagla-live na, iba na, may nagla-live na. So, bali, tinignan ko na, may nagla-live nga, bali, nagla-live sila at ang nila-live nila puro scam, yung Bitcoin. So Bitcoin scam siya. Ayun ang pinapalabas doon sa live at saka may mga discussion doon. At saka yung pinalitan nila yung name ng channel ko, Twitter na yung nilagay nilang pangalan. At saka pinalitan na talaga na lahat nila. Parang hindi mo na siya ma-recognize na nasa aking channel 'yon. At saka pati yung mga YouTube videos ko wala na. So ang ginawa yata ng hacker doon is pin-private niya lahat. So wala ka na makikitang video doon. Alam mo yung feeling nun na ano, yung channel mo na pinaghirapan mo tapos iba na yung gumagamit tapos nagla-live pa ng mga scam, yung mga panluloko.
At ang masama pa doon, yung ang viewers nila, ang dami, mga 10,000 yata yung kalalive lang nila, 10,000 viewers na. E samantalang ako, pag nag-live ako doon, maswerte na ako may 20, may 20 ako doon, may 20 na viewers, di ba? So, parang sakit sa puso, sakit sa pakiramdam talaga, parang kala mo, yung feeling na yung jowa mo, palimbawa pag may jowa, kasi nakita mo na kayo pag-chargeran din sa iba, parang ganun sigurado yung feeling. Na yung pinaghirapan mo, kinuha sa'yo, tapos iba na yung gumagamit, diba? So, grabe talaga yung pangyayari na yan. Kaya, nag-ano talaga ako na kuha ko yung channel ko ulit. Kasi isang linggo na guys, hindi ko pa nakukontak yung YouTube support. So, sabi ko, para malabo na yata maano to, ma-recover. So, pero talagang nag-push talaga ako na talagang makontak sila. So, nag-nood ako ng mga videos sa YouTube. Nakita ako doon kung paano nila na-recover yung channel nila. Ginawa ko rin yun. So, na meron doon na first of course yung try mo i-recover yung email mo, isa na yon. Pero guys, ang tagal nila mag-reply talaga, wala pa rin reply, isang linggo na. At saka iniisip ko rin kasi mahirap makontakin sila kasi 'di ba pandemic pa ngayon, lahat yung mga nagtatrabaho hindi nagtatrabaho, sa bahay lang. So talagang isip ko na talaga napakatagal talaga nitong process na to kasi nga walang mga taong gagawa sa YouTube, sa Google, ano. Tinry ko rin yung feeds, alam niyo yung feed. Kahit anong YouTube channel o kahit anong video, meron doon, pag kinlik mo yung option, meron doon feedback. So, pag nag-feedback ka, try mo rin email sila doon, explain mo ang nangyari, pero wala pa rin, walang nangyari doon. Walang reply. So, meron naman akong napanood din na nakuha nila through community, nakuha nila yung sagot ng YouTube support through community. Mag-ano ko doon sa community para may mag-reply sa'yo doon sa mga kung sino-sinong mga idea nila kung paano makuha yung channel mo. So wala pa rin, walang nagko-comment doon. At meron din ako napanood na isa, sabi, mag-ano daw ako sa Twitter, itag ko daw yung @teamyoutube sa Twitter. Eh wala naman akong Twitter, so gumawa pa ako ng Twitter account. Ano? So tinag ko nga sila, sabi ko na-hack yung channel ko, ganto ganyan. At yun, mabilis naman, nag-reply naman sila kaga sabi nila, i-like mo itong, i-follow mo kami para makapag-DM kami sa iyo. So nilike ko nga sila, nakapag-DM nga sila sa akin, tapos in-explain ko doon. Tapos titignan daw nila, tapos mabilis naman yung reply nila, tapos yung nadismaya ako kasi nung nag-reply sila, kasi sabi, parang wala naman daw anything na strange na nangyari doon sa channel ko, parang wala naman daw nangyayaring kakaiba. Sabi ko, di parang, di ba, nagalit ako. Sabi ko, paano wala? Ito nga mga ebidensya ko. Ito yung aking channel. Ito yung link ko dati. Ganito, ganyan. Lahat ng information binigay ko. So in short, guys, pinaasa lang ako doon at walang nangyari doon. Ano pa kayang ibang way na pwedeng makontakt sila? So, meron din ako napanood na isa na yung Korean siya na 200,000 subscribers na rin siya. Through that, meron siyang isang ginawa na ano na meron siyang kaibigan na YouTuber din kasi meron yung feature pala sa YouTube na kapag monetize na yung channel mo pwede kang mag live chat, meron silang support doon para sa mga monetized na channel kasi member ka na ng ano nila ng monetized na channel. So pwede mo silang i-live chat, pwede kang mag-complain doon, pwede kang mag-ano ng mga reklamo mo doon o ng mga ang problema naman doon mga guys, eh 'di ba wala na akong channel, wala naman akong isa pang channel na malaki, may channel akong isa, yung Pinoy Chef TV, pero hundreds pa lang yung subscribers ko niyan. So hindi pa ako qualified diyan doon. Hindi ko sila mala-live chat doon sa sinasabi ng option na 'yon. So the good thing about that is meron akong group dito sa South Korea na mga vloggers din, no? So meron akong mga kinausap na friend ko na yan, isa na nga dyan si Marcelly, yan, shoutout sa'yo Ate Marcelly, support nyo yan mamaya, ililink ko yung YouTube channel niya sa description. So siya yung nakatulong sa akin para makontak yung YouTube support. Actually, marami rin ako, tatlo sila eh, si Angel Choi na napaka-busy, pinaasa lang ako na mag-reply at sinin mode na naman ako. At saka yan, si Jovelyn Park, nag-try din. Pero si Marcelly talaga yung talagang nag-oo sa akin at saka nag-commit ng time niya. So sabi ko sa kanya, ihanapin niya yung option na yun, no, live chat sa YouTube channel niya at
Tapos sabihin doon, pag may nakausap na siya, nasabihin na yung friend ko, na-hack yung channel niya, at pwede nyo siyang kontakin sa ganitong email. So, binigay nyo yung email address ko. Ang pangalan na nakausap niya, si ewan ko kung pwede bang sabihin yung pangalan niya, si Peter. Peter yung name niya. So, thank you very much sa'yo, Peter. Hello. At yun, nakausap niya si Peter, at sabi naman ni Peter, in a few minutes, mag-i-email siya sa akin. So, ayun na nga, nag-i-email na nga siya sa akin, at in-email niya ako. So, doon na daw yung proseso ng pag-recover ng ano ko, ng channel ko. So, ingat kayo mga guys, once na ma-hack yung channel niyo, baka may kumontak-contact sa inyo dyan na hindi from YouTube support, mag-ingat kayo dyan. Kasi mamaya, hacker din yun, o nagtatry pa na madamaya, madouble scam pa kayo. So, wag kayong kukontak sa iba. Huwag kayong pupunta sa iba, halimbawa sa mga IT, sa mga ano, kung sino-sino lalapitan nyo, o kahit sa police nga, pumunta kayo sa cybercrime office nila. Wala silang magagawa sa inyo, guys. Hindi sila makakatulong sa inyo. Ang tanging makakatulong lang sa inyo is yung YouTube support. Siyempre, sila yung may-ari niyan, sila yung may mga record niyan, sila talaga yung makapag-recover niyan. No? Kahit pumunta ka pa doon sa mga police, wala rin silang magagawa, hihingi rin sila ng tulong doon sa ano, sa Google, ano. So diretso na kayo sa Google. So in-email niya ako, so sabi niya, ito yung ano, fill-upan mo tong information form. Ito mga guys, sasulat ko na sa inyo dito, ah. Lalagay ko na dito kung ano yung mga dapat ninyong i-prepare once na ma-hack yung channel niyo, para kasi ito yung way, pag na-provide niyo tong mga ito, for sure mababalik yung channel niyo. Tsaka habang hindi pa huli, habang nakikita nyo pa yung channel nyo, ipunin nyo yung mga information na to kasi very important to mga guys. So unang-una yung name mo, of course, yung name and surname mo. Pangalawa is yung ID of your AdSense account na nakalink dun sa YouTube channel mo. Yung ID ng account mo, AdSense account sa Google AdSense account. At yung login email mo na lagi mong ginagamit pag nagla-login ka doon. At tsaka kung ano yung password mo doon. At kung ito pang isa, kung ihanda mo rin to, tatanungin din to sa iyo dun sa information form kung ano na yung mga nabago dun sa channel mo, kung napalitan na ba ng name o wala na ba dun yung mga videos mo, deleted na ba. So ayan, so isa pa yung kung anong araw ka na-hack, yan, ihingin din sa iyo kung anong araw ka na-hack, so sigurado ako alam nyo yan. Tapos yung mga IDs ng link niyo, yung mga link ng videos niyo, magbigay din kayo ng mga sample niya, siguro mga 5 o 10. At piliin niyo yung mga videos niyo na nandoon yung mukha niyo. Halimbawa, nagbo-vlog kayo, syempre andun yung mukha niyo. Pero kasi may mga channel din na kasi na wala yung mukha nila, kumbaga yung for more on information lang, hindi vlogging type. So wala yung mga mukha nila doon. So, basta mag-send kayo ng mga link na yon, ng mga videos na yun na to prove na sa'yo yung channel na yon. At saka tatanungin ka rin nila ng hingian ka rin ng copy ng phishing email, kung phishing email ba yun na, kung doon ka ba na victim sa phishing email na yon. Hingin nila yung copy na yon para mapag-aralan nila, para maimbestigahan nila kung anong klase yon, yung pagkakahack sa'yo. Yung copy ng provide mo, kahit screenshot lang, okay na. Hingihan ka rin ng, ano, ng brand new account. So, bali, yung new account na yon, papagawan ka nila ng new account, may bibigay sila sa yung link, para doon ililipat yung lahat ng subscribers mo, lahat ng videos mo, just in case na ma-recover na yung channel mo. So, doon nila ililipat. Hindi na nila ibabalik sa'yo yung dati mong channel na yun. Kung ano yung link na yun, hindi. Gagawa na ng bago at doon nila ililipat. So, ayan, hanggang sa ano na, sumunod na mga araw, May 2 from May 7, ayan, constant yung email namin. Pero guys, kung ano yung mga itatanong nyo, itanong nyo na kasi kapag nagre-reply sila, once a day lang talaga sila nagre-reply. So, kung paligoy-ligoy ka, ang dami mong ano, tapos ano, lalong di-delay yung pag-recover nila. So, kung ano yung information na binigay nila sa iyo, kung ano yung dapat may provide mo na. Kasi once a day lang talaga sila nagre-reply. Minsan, madaling araw pa. So, syempre, yung pag-hack yung channel mo, bawat araw sa iyo, alam mo, one year, di ba? So, napakatagal. Feeling ko nga, napakatagal na yun eh. So, ayun, dapat mo may provide yung mga yan. So, hanggang sa tapos kay Peter, ayun, mayroon mga names kasi pinapasa-pasa kanila sa mga iba't ibang department siguro. Kung sino may handle doon, ipapasa kanila doon. So, ang nag-aasikaso ng case ko is yung si Jedge.
Yan, shout out tayo, Jedge. Hi, how are you? Thank you very much for helping me. Si Jedge yan. At pinapasa kanya sa ibang ano hanggang sa babalik na naman sa kanya. So, ito naman, meron din naman ito. Nung, siguro ito yung nag-iimbestiga, yung nag-email naman sa akin, yung si Maki. Pero isang thread lang yun ang email, ha. Maki naman ang pangalan niya. May mga information na siyang hiningi, kagaya nung IP address, chine-check nila yan. Kailangan pag nag-fill up ka ng information na hinihingi nila, dapat nasa, as much as possible, nasa same location ka na palagi. O, ba, for example, yung bahay mo. Kasi at the same time na hiningi nila information mo, chine-check nila yung IP address mo for sure. So, may mga question dyan. Do you recognize this email link to your account in YouTube? Tatanungin ka nila niyan. Papakita sila ng mga email na, syempre, yung email nung ano, ng hacker, nandoon yan. Yung telephone number, nandoon yan. Papakita nila sa'yo kung alin yung nare-recognize mo doon na sa'yo. Mga katibayan na sa'yo nga yan. So, next yung, did you give access to anybody? Ganyan. So, kung may nagbigay ka ba ng access sa YouTube channel mo sa ibang tao? Kasi yung iba, diba, may mga hinahire silang, ano, editor, ganyan-ganyan, o pwede mag-manage ng channel nila. So, yan, isa sa mga question yan. Next is, kailangan mo ni specific kung saan-saan location ka nag-login sa account mo lately. So, pwede sa coffee shop ka ba, or sa ibang bahay, o kung saan man location, isulat mo yan. Kasama yung sa information na kinukuha nila. Pagkatapos, mayroon din silang papakita sa iyo kung din doon nare-recognize mo na Google AdSense pub. Yan yung pub number, which is ayun yung account number ng Google AdSense mo. So, may mga ilan siyang pinakita na nakakonect doon sa YouTube ko. So, yung isa doon sa hacker, yun yung isa sa akin. So, tatanungin nga kung alin yung sa'yo doon. Yan, so, mga parang mga test yan. Ayan lang yung process, mga guys. So, after niya, naghintay lang ako. Hintay na naman ulit. So, umabot ng mga 1 week yun. So, 1 week ko sila bago na-contact after ko ma-hack. Tapos, 1 week naman yung process na hinintay ko para ma-recover yung channel ko. So, on May 7, ayan. So, May 7, finally, na-recovered na nga yung, ano ko, yung YouTube channel ko. So, bali, wala silang notice, hindi nag-email yun sa akin si ano, YouTube, na naibalik na yung channel ko. At nalaman ko na lang nung chinek ko yung ano, kasi lagi ko rin chinecheck eh, yung brand name na gawa ko, yung bagong channel na gawa ko. So, ayun nga, nagulat ako, na lumitaw na yung mga videos ko, yung subscribers ko. So, wala lang siyang gallery picture, wala pang ganun. At, pero andun na yung name ko ulit, kung anong pinangalan ko. Eh na nga, from dating Pinoy Chef Korea, ginawa ko na siyang Pinoy Chef Korea food vlog. Ayan, so, kaya napalitan din yung name ng channel ko. So, dinagdagan ko lang para hindi pa rin malito yung mga dati ko ng subscribers. So, ayan, finally, naibalik na nga siya ng May 7. So, nakita ko na lang. At in-email ko na yung si, ano, yung kakonta ko si Jedge sa YouTube. So, sabi ko, naibalik na yung ano ko. So, ganito, ganyan. So, kinangratulate niya ako. So, ganyan na, naibalik na, guys. So, lubos talaga ako nagpapasalama sa kanila. Alam kong nagtrabaho sila maigi. At saka, kahit na nasa pandemic, talaga nagtatrabaho sila na maayos. So, shout out to you, Jedge, and your team, and YouTube support. So, thank you very much. And, actually, yung response nila very quick, ano, napakabilis. So, within 1 week, naibalik nila yung YouTube channel ko. Kasi marami ako napanood na inabot ng buwan, isang buwan, dalawa, 1 month, 2 months, ganon. So, matagal pa talaga bago na ibalik sa kanila yung YouTube channel nila. So, very lucky talaga ako at very blessed, ano, kasi syempre pinagpipray din natin yan. So, of course, thank you sa ating Lord yan. So, meron nga rin akong sikat na channel na 1 million na yung subscribers niya. Hindi na talaga na ibalik yung channel niya. So, mga ganyang mga problem. So, at least blessed pa rin tayo at naibalik na yung YouTube channel natin sa maiksing panahon. So after niyan, nung naibalik na yung channel ko, so bali hindi na maibabalik doon is yung customized links ko. So hintayin ko pa bago ma-qualified ako doon. At saka yung Google AdSense ko, bali hindi pa naibabalik din yon. So bali naghintay pa ako ng mga ilang weeks pa para totally maibalik sa akin, ma-remove yung doon sa hacker na nakalink doon.
at maging sa akin na lang. So after a week, napalitan na rin yun. Nung na-recover na rin yung dati kong email, nireview ko doon kung sino yung hacker, makikita mo doon. So yung hacker pala is from Russia, yan. So taga-Russia siya, nakita ko doon yung telephone number niya na ginamit niya at saka yung recovery email niya. So talagang pinalitan niya lahat. So beware talaga mga guys. Yan ang mga ano, yung mga Russia yung aking hacker. So kahit na nag-iba-iba yung location nila kasi pinapalitan lang nila yun eh. So doon mo makikita yun. So after naman yan, mayroon pang konting problema doon sa YouTube channel ko. Kasi may mga strike siya, diba? So ni-report siya. So kaya nagkaroon siya ng mga strike at saka community guidelines. So thank you very much doon kay Jej kasi talagang i-work out niya yun na maalis yun, na matanggal yun. So inano niya sa system nila yun. And ang sabi niya sa akin is, meron pa kasi yung problema, yung dapat kasi sasahurin ko na yung itong buwan na to. For example, last month ako nahap, tapos supposedly masasahod ko siya this month. So hindi siya pumasok dun sa cut-off. So bali, sa susunod na bangko pa siya makukuha. Pero ang sabi ni Jens, dahil daw sa patience ko at hindi daw ako, kumbaga, syempre, maayos ako nakipag-usap, hindi ako nagagalit, hindi ako, ano, so lagi ko lang siyang pinupuri, yung ganon. So, lagi ko sinasabihan na good job, o thank you very much for your time. So, naging kind ako sa kanya. So, alam ko na kaya niyang gawin yung ginagawa niya. So, yun lang. So, at ang sabi niya din sa huli, so dahil sa patience mo, dahil sa maayos kakausap, ihahabol ko to sa cut-off at sa next month, sa payday, makukuha mo na yung salary mo sa YouTube. So ayan. Eh yung buwan pa naman na yan, ayan yung pinakamalaking sahurin ko sa YouTube na na-reach ko. So buti na lang at nangyari yung hacking na lahat ng yan before yung cut-off. So hindi napunta doon sa YouTube, hindi napunta doon sa hacker yung pera. So hindi pa nagsasahuran, nakuha ko na yung YouTube channel ko ulit. So kaya hindi nakuha ng hacker yung salary na dapat sasahurin ko diyan. Guys, so dito naman tayo ngayon sa prevention, ano. So ito yung tip ko sa inyo para wag ma-hack yung inyong channel at kung paano kayo makapag-ingat. So very important to at wag ninyong baliwalain kasi talagang nasa huli ang pagsisisi mga guys. So, ito yung mga tips ko sa inyo at gawin nyo kaagad to sa inyong channel. Ang una, kailangan yung pag-aralan maigi yung mga marireceive ninyong sponsorship deals at saka yung mga brand deals na gagawin ninyo. Kailangan yung pag-aralan mabuti yan kung legit ba yan yung mga natatanggap nyong offer. Kasi once na ang channel mo is na-reach mo na yung 50,000 subscribers pataas to 100, sigurado ako marami ka nang marireceive na ganyang email kasi maraming gustong makipag-brand deal sa'yo, mag-sponsor ng mga video mo. So dapat pag-aralang mabuti yung mga marireceive mong email. Okay, so next. Kung gumagamit kayo ng laptop mga guys o PC, dapat huwag naka-auto login inyong account sa laptop ninyo. Kaya yung akin, kaya wala akong na-receive na notification nung ma-hack yung channel ko is kasi para pag na-hack ka kasi, parang yung buong laptop mo kinuha ng hacker, ganyan yan. So kapag nakuha nila yon, punta lang sila sa channel mo, automatic magla-login yun. So parang ganyan. So advice ko sa inyo, huwag kayong mag-auto-login. Ang gawin nyo na lang, every time na mag-login kayo, i-type nyo na lang lagi. Although nakakapagod, pero mas safe kayo sa ganun. Third tip ko sa inyo mga guys is yung, di ba may mga social media tayo, dapat iba-iba ang email na gamit natin dyan or iba-iba dapat ang account na gamit natin dyan. Especially, iba-iba rin dapat ang mga password natin dyan. Kasi, once na ma-hack yung Gmail account mo, di ba connected lahat yan. Ngayon, kung pare-parehos ngayon yan, pareho ang YouTube mo, kung login mo, parehas ang Facebook mo, TikTok mo, Kakao mo, pag pare-parehas lahat yan, isa lang ang ma-hack dyan, yung account mo lang sa Gmail, lahat yan, ma-hack nila yan, makukuha nila yung mga social media mo. Eh lalo na kung celebrity ka pa, di ba? Marami ka, kumikita ka rin sa Instagram, kumikita ka rin sa TikTok, sa YouTube mo. So lahat talaga kuha sa'yo. So isa-isa yun, kailangan mong i-recover yun. So mahihirapan ka pag na-hack lahat sa'yo lahat yun. May isang tip na maraming, yung next natin, yung pang 4. Ito yung maraming YouTuber dito ang guilty sa ganito. So dapat pala yung sa YouTube channel mo na account, 'di ba, Gmail 'yon or kahit anong email,
dapat iba siya doon sa pang business mail mo. Yung business mail kasi yun yung pinupost natin sa about natin o sa profile natin. If you want to make sponsor or if you want to contact me or ganyan, o collaboration like that, yung lagi natin pinupost sa ina-advertise na doon kayo kukontakin. Kapag pareho yun sa ano mo, sa account mo, syempre yung hacker alam niya na kaagad yung email mo, so alam niya na mabilis ka nang ma-hack. Ang problema niya na lang is ano yung password mo. Ganun na lang. So mabilis ka ma-hack pag ganyan. So dapat magkaiba siya, separate, magkaibang pangalan, magkaibang password. So totally different, di ba? So ayun. Ma is security verification, guys. Very important 'yan, kailangan mong i-activate 'yan. Kasi nung una, ini-ignore ko lang 'yang mga 'yan. So sapat na sa akin yung password, pero sabi ko nga sa inyo, lahat 'yan baliwala 'yan. Madali ka lang i-hack kung password lang yung ano mo, yung security level mo. Dapat i-apply ka dun sa Google ng 2 verification. Meron sila dun at least hanggang 5. So gawin mo 'yan. Meron pang 3, meron pang 4, meron pang 5 para talagang secure na secure yung account mo at yung YouTube mo. So meron pa ako isang tip, yung pang-6. So ito talaga dapat para walang pagsisisi sa huli, gawin mo to. Meron niya nabibili na USB security key. So mura lang yan, siguro mga nasa $18 lang yan. O kung dito ko sa Korea bibili, Korea, mga nasa $30 lang. Ito yung key na walang makaka-activate sa'yo. O kahit nakuha na nila yung password mo, kahit nakuha nila yung email mo, kahit nakuha nila yung telephone number mo, kahit nakuha nila lahat, basta wala yung key na yan, hindi nila mabubuksan yung account mo, yung Google account mo. So usually gamit ito ng mga high profile na tao at saka yung may mga prone sa hacking, yung ganyan, sa mga activists, sa mga ganon. So meron sila niyan. So walang makaka-hack sa kanila. So dapat kunin nyo yan. Ito yan, ito. Pakita ko sa inyo, ito yan. So ako bumili na ako niyan, so paparating pa lang yan para talagang secure yung account ko, diba? Kasi napagdaanan ko na lahat ng hirap para ma-recover yung ano na yan, account na yan, YouTube ko. At syempre, marami pa rin akong email na nare-receive. Malay mo, mabiktima na naman ako, so hindi na makukuha sa akin yung YouTube ko or yung Google account ko. Mga guys, yan lang po ang aking kwento at maraming salamat sa inyo at medyo napahaba na to at at least kahit paano sana may natutunan kayo at kung paano ninyo ma-secure yung YouTube ninyo. Very important yan at malaki ang hirap at pagod natin dyan para makuha yan at para mapalaki yan. So kailangan natin i-secure mabuti. So shout out muna tayo, mga guys. So shout out tayo sa ating mga fellow YouTuber. So para sa Pinoy vloggers dito sa Korea, Pinoy vlogger group, kung hindi pa kayo member diyan, mag-request kayo dun sa ating group sa FB page para makatulungan namin kayo kung may mga question kayo. So ayan. So unang-una, shout out kay Marcy Lee. Ayan, Marcy Lee, yung tumulong sa akin para ma-recover yung kumontak dun sa Google support or sa YouTube support. So Marcelly, thank you very much sa'yo at shout out sa'yo. Please subscribe kayo sa channel niya. Marami siyang mga content about Korea life or about Korean husband and Korean wife or family vlog, ganyan, mga tip and tricks sa pag-YouTube. So ayan, subscribe kayo sa channel niya. At shout out din kay Audrey Pearl O. Ayan, Audrey Pearl O. Ayan, Korea Life din at saka mga reaction. Soon, magbablog din yan. And then, kay Jovelyn Park. Ayan, Jovelyn Park. Almost 100,000 na rin yan siya. So, shout out sa'yo. Kay Angel Choi. Ayan, si Scene Mode. Scene Mode yan. So, ingat kayo dyan. Pag nag-PM kayo dyan sa Facebook, Scene Mode lang kayo dyan. Okay, maliban na lang kung order kayo sa mga paninda niya, yun. Pero kung utang, Scene Mode kayo dyan. Okay, so kay Jilin Jung, ayan, Jilin Jung, or yung YouTube niya is Pinoy South in Korea. Okay, so mga ano rin yan, mga life about Korea. So ito naman kay Jesseline Choi, channel niya about sa cooking din yan. So parehas na sa akin. So subscribe kayo dyan. At shout out din kay Tesana Villalobos, or also known as La Familia Villalobos. Ayan, subscribe kayo sa channel niya. Nagluto sila sa bahay or nag-food tour kasama yung husband niya. Okay, yung husband niya na from Chile. Okay, so shout out din kay Princess Ardiente. Ayan, or yung YouTube channel niya is Sezi Love. Ayan,
So, subscribe po kayo dyan. At shout out din kay Mary Ann O. Yan. So, Pinay Korean yan. So, about life in Korea rin yan. Tsaka may mga vlog siya. Subscribe po kayo sa channel niya. Next na shoutout natin is kay JK Cucina. Ayan, JK Tasty Cucina. Cooking videos din yan at saka mga life in Korea. Okay? So, next naman, shoutout din natin kay... So, next naman, shoutout natin kay Wendy Floor. Okay? Wendy Life. Ayan. Di in Seoul. Ayan, mga buhay-buhay dito sa Korea. So, subscribe din po kayo sa kanyang channel. Okay, shoutout din kay... Kay Pinay Ma'am South Korea, ayan. So, about life in Korea rin and about family, Korean husband. Ayan, ganyan. So, subscribe kayo sa vlog niya. Okay, malapit ano na rin siya, monetized na. Congratulations. So, next is ay Idol Jay Suarez. Ayan, shoutout din. So, mga buhat-buhat, papalaki ng katawan at life in Korea. Subscribe kayo sa channel niya. Okay, kay Jay to your channel. And last but not the least, kay J2C, ayan, sa aking kabro, shoutout din kayo sa channel niya, Vlog in Korea, yun, mga life, mga EPS work, o mga trabaho sa Korea, ayan, mga travel vlog, so subscribe din kayo dyan. So again, sa mga hindi ko pa na shoutout, so next time na lang sa next vlog ko, at maraming salamat sa inyo mga guys, at pasensya at napahaba na to. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe ka sa channel ko para matuto ka magluto ng mga Korean food, Western food, mga ganyan, mga of course lalo na mga Pinoy food na mga bagong technique, mga bagong strategy sa pagluluto sa Pinoy food, mga bagong ideas, yun, subscribe ka dyan, subscribe ka sa channel ko, at saka click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga ganap dito sa Korea. So mga guys, gusto ko nga rin pala yung itong channel ko, gusto kong haluan to ng mga vlogging ano kasi yung name ng ano ko ano na Pinoy Korea, Pinoy Chef Korea food vlog na, 'di ba? So vlogging. So comment kayo down below kung ano ba sa tingin niyo, pwede ko bang haluan to ng vlogging style ay mga content ko, hindi lang puro luto. So hingin ko yung advice ninyo kung ano bang dapat gawin. Mag-post ba ako ng mga vlog dito? Kasi meron din kasi isa akong channel na Pinoy Chef TV Korea naman. May Pinoy Chef Korea TV 'yon. So, subscribe din kayo diyan. Ito po, ito yung link. Ito yung channel ko na 'yan. So, mostly yung mga ano ginagawa ko diyan, mga unboxing videos, ganyan, mga life in Korea, mga tour, ganyan, travel, so ganyan din. So, again mga guys, thank you very much for watching. I hope na may natutunan kayo sa araw na 'to at I hope nag-enjoy kayo. And see you next time and God bless you all and keep safe. Annyeong! Hi mga friends, mga chinggu. Again, thank you very much for dropping by on my channel. And thank you for watching this video. Again, if you like this video, please like that button. And if you are new here to my channel, please continue to subscribe. If you want to learn more about cooking and more tips, so please subscribe to my channel. Again, thank you very much. Bye!